ngayon lumabas kami para maghanap ng bagong center na tuturuan. Saan pwede kaming turo ng mga bata, young people, at makapag-Bible study. Wala akong idea kung saan kami pupunta. Hindi ko alam kung saan kami dadali ng Panginoon, pero I pray na turo kami ng Panginoon na ilid kung saan kami dapat pumunta. Ang pinaka-target na lugar na gusto ko is diverse yung tao. Ang Panginoon na parito para sa mga makasalanan, hindi sa mga, di ba, mga matuwid. So doon tayo sa mga lugar talaga na kailangan ng Panginoon. Ngayon, kung tayo ay lumalabas, hindi naman tayo basta kung saan lang pupunta. Yung instruction set na sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, na pinahayo tayo ng Panginoon Diyos as sheep among the wolves. We should be, no, wise as serpent and harmless as dove. Na maging tayong matalino pa rin sa pagpili ng lugar. Hindi yung ano yung nakasanayan natin. Bakit ko sinasabi itong mga to? Because ngayon, sa dito sa aming lugar, sa Dasma, nako, naguuntugan na rito yung mga good news classes, naguuntugan na rito yung mga kabila-kabilang churches, iba-ibang churches, nagtuturo ng mga bata, nag-feeding program, iba-ibang style, methods para makapagturo. No? So, ang lagi sa akin ng Panginoon na huwag na makisaw-sulong sa mga yun. Kasi nakailan na akong open ng center as such. Pero biglang andun na pala sa ibang church, biglang andun na pala sa ibang church. Kaya nakakadala din. No? Kaya gusto ko dun pumunta sa mga remote na lugar. Talagang wala pang center na nabubuksan, talagang as in. And yet, siyempre kaluluwa rin naman sila, kailangan din na ng Panginoon. Doon tayo pupunta sa mga ganong basura. Wala akong idea kung saan pupunta, pero alam ko ang Panginoon Diyos mag-open. May mga lugar akong naiisip, pero hindi clear eh. Pero panalaman pa. So, samahan nyo kami sa aming paghahanap ng center. Dito muna kami sa part ng bandang south. Beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of his love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go. He calls me to go, not thinking of comfort or ease. The world may pronounce me a dreamer, a fool. Enough if the master I please. Ayun, so andito kami sa pabahay San Francisco, General Trias, Cavite. Sobrang dami tao, napaka-crowded. Isa pa na ito ang church, yung Muslim. Parang ano to eh, area din eh, sa last week. Pero, saan yung labasan? Labasan po, wait lang. Dito po. O kaya po pa ganyan. Tapos, baka one way to. Hindi naman. Kakanan ako. Pero magpaganda po po kagano'n. Thank you, thank you. Pero ano naman po dyan, araw? Ito po. Bakit na? Thank you po. Hindi pa nag-thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Yan araw. Thank you po. Ah, baka one way to. One way to. One way po ba to? One way to? Pinakanan kami. Usapin natin yung barangay. Silipin natin yung clubhouse. Barangay hall. Pwedeng ko mausap ng tao ang sino mang under authority at makilala natin tutor tayo makilala natin at tayo ay humingi ng favor. Hindi man pwede ngayon. Siguro may akong
yung clubhouse. Punta tayo sa ano, pantay. Okay. Kanan daw, di ba? Kanan. Kanan, unang kanto. Tapos up and down building. Pero, suot ko na muna yung clubhouse. Hirap sa ganito lugar kasi may mga one way dito. Mahirapan tayo. Mukhang sarado. Park lang tayo dito sa kanya. Eh, check muna namin yung sinasabing clubhouse, kung court. Bago kami pumunta sa dito sa may barangay hall, malaman muna namin kung pwede to. Kung maganda yung lugar at accessible at puro mga bata, tirayin natin to. At maganda dito. So, ewan ko na kung magkasabi. Pero, ano lang, para malaman natin at may ilista natin itong lugar na ito, baka po pwede. Baka po pwedeng magamit sa pagtuturo. No? Kasi wala pa lang alam na nakapagsimula lang gawain dito. Pero possible. Hindi naman sobrang layo sa church. Ano lang, karating bayan lang. Kaya pwede dito. Saan yung clubhouse? Ito yung basketball court. Yeah. Saan yung clubhouse? Ay, ito. Ito, clubhouse. Ano natin? Ito ba yung clubhouse? Opo. Ito? Court yun eh. Hindi, lahat. Ah, ito na lahat. Pero pwede rin kasi, ano eh. Hindi naman dinadaanan ng sasakyan eh. Diba? Possible dito. Tapos, ayun, ang ganda ng lugar. Tapos dito yung ano, basketball. Walang dumadaan dito, makapag-parking pa tayo. So, ito yung clubhouse. Ay, ito yung court. Spacious rin, ganda rin. Ganda din. Possible, possible. Maganda. Okay, dito. Hihihi na kami. Ha? Hihihi kayo? Ito, dami din ako. Ayan, ito yung clubhouse. Pwede spacious siya. Kailangan niya ipaalam sa ano, sa Homeowners Association para maging ano, maayos yung paggamit natin. Okay? So, pwede dito. Lista na natin ito, pabahay homes. Crowded yung lugar. Ang daming yung ating mga hinahanap mga klase ng tao dito. Kaya possible. May lugar na maganda, malaki. May ganda yung parking. Ay, di tayo payagan dito eh. Kahit dito tayo magturo eh, no? Sa gitna ng masada. Oo, dito. Pwede eh. Ang daming mga bata naglalaro doon. Ito, may mga yung people po. At napakalaking possibility. Punta tayo yung barangay hall, baka meron. Sige, tanong natin. Kaya na. Karang mo naman. Kaya mo yung address ah. Doon na, John. Kaya mo na yan. May ihi ka, di ba? Sa iyo, pagkakaihi ako, ikaw din. Sa pangangailangan na lang yan eh. Kaya nga. Paapala na lang ang mukha ito. Pag hindi ka na paalam, ka na. Kaya na, kaya na. Diba, ang job. Hindi ka pala mukha. Wala pala. Tanong natin. Hello, boss. Excuse me po. Dito po ba yung clubhouse? Ito po. Okay. Inalam ko lang po. May CR po kayo dito? Mayroon naman po. Magpasa po yung kanan pa. Jom. Pwede mo maka-CR? Pwede po. Nakadahiya. Pwede ko lang tapos sa aming kanan lang. Diyan naman nakita. Bale, dito po kayo nag-ano. Ano pong grupo nyo? Do po kayo sa barangay hall? Dito po? Ako? Ako? Barangay Minsan, Hoa din Minsan. Ayaw. Kanina sa barangay. Kanan ha, kanan. Tapos kayo. Ay, hiwalay po ba yung Hoa tsaka barangay hall dito? Ito yung Hoa. Okay. So yun lang.
Balira na tayo dito. So ito yun. Ito yung iwala yung hawat. Tama-tama yung inanap natin na lugar. Ito nga. So dala yung pagpapaalaman natin sa hawa sa barangay. Dahil yung CCR. Ay, loobin sana ng Panginoon dito. Pakilala na kaya ako, no? Alamin ko kung ano, kung meron. Kasi gusto kong malaman kung may nagtuturo na. Or kung wala pa. Kasi ganda ng lugar. First time ko, dati pa ako nagpupunta rito sa pabahay, pero first time ko lang talaga ito napasok as such. First time ko ito nakita. First time kong nakita itong court nila. So, sana possible. Ganda ng lugar. At, yun. So, pakilala tayo. Antayin natin sila tayo. Okay. Para mga pagpakilala tayo. Ay, bata kasi. Diba? Yun yung target natin, mga bata. Kung sana, hoping, no? Na sana huwag silang mag-ano ng renta. No? Kung may renta man, I hope the Lord will provide. Ano? Ma'am, sino po ba yung head ng HOA? May. Bakit? Halaga po? Hindi po. Kasi kami po ay mga taga-Dasma. At ako. Kami po ay taga Calvary Baptist Church. So ano po kami, ang goal po namin ngayong school days eh mag-start po ng ministry sa mga bata. Ayun. Kaya ang naghanap po ako ng lugar, ito yung una ko pong naisip kasi nagpupunta na po ako dati ng bata ko dito. Maraming bata dito. Oo po. Ngayon po ang hinahanap ko yung may magandang ano po, magandang clubhouse. Kaya yun po ang ipapaalam namin sa head kung pwede po kaming makapag-minister sa mga bata rin. Sino po yung karapat-dapat kausapin? Yung tuwing ano lang po sana every Saturday. Ano po ba yun? Kausapin nyo na lang yung ano, request. Oo nga po, request ito. Ay, mata ba ka, Tad? Sige. Ito, kaso tayo. Hello po, Pres. Ito, ang video lang po ako. Nag-vlog po kasi ako. Nag-vlog po. So, kami po ay taga Calvary Baptist Church. Calvary, ako po. John Paul Pia po ang pangalan ko. Ako po ay isang youth leader. Ngayon, may mission po kami na mag-start mo ng mga pagtuturo po sa mga bata. Every Saturday ng hapon. So, ang pagpapaalam po namin. Anong pangalan niyo po, Pres? Albert Anyano. Albert Anyano. Yun po ang aming pinunta rito. Kung, ay, siya lang din yan. Kung mapayagan po kami dito sa clubhouse po. Kasi yung Saturday, hindi natin na lang pag ginagamit ng aming mamamayan dito. Okay po. So, sa ganun po, okay lang. Ang ganda rin po nung labas eh. Kasi hindi po dinadaanan ng mga tao, ng mga sasakyan. So, kung di po kami... Kung yan, may schedule po dito. Mayroon siguro. Pag walang schedule po sa Saturday, pwede kayo rito. Mm-hmm. Ang pinaka-schedule po namin is 3:30 and before mga 4:30 tapos na. Before mag-5. Papaano ninyo makakumbinsi yung mga baka? Ngayon po, ang naisip ko po kasi, noon po kasi nagtuturo na kami sa Dasma area. Ang mali namin noon is, ang ginagawa namin noon, mag-iipon mo kami mga bata, tsaka kayo magtuturo. Ngayon, ang problema, sa lansangan lang kami. Kaya ang ginagawa po ngayon, binaligtad ko. Maghanap muna kami ng lugar na pwedeng pagturuan, tsaka kami mag-iikot at mag-gather ang mga bata. Pero hindi, ngayong kasabado po, ang gagawin namin is mag-iikot muna. At kung makapag-gather na, yun. Magawa kayo ng request? Yes po, letter. From our church, press. Press Albert. Tapos, yun, dali mo dito para may schedule. Ako. Okay. Schedule, magagamit mo yung itong club. Ang problema natin, paano yung
wala kasi kami, anong madadala ninyo dito, facility, ano, walang mga upuan kasi rito. Meron po kami. Kami po lahat. Hindi din po kami gagamit ng kuryente. Kung ano man, electric pan lang siguro sa mga bata. Sige. Magpadala po kami, babalik po ako ang dalawang request letter. Request na lang tapos para may schedule. Apo. Kailan po ang inyong work hours? Hanggang ano? Saturday po. Ano, hanggang Saturday, 8 to 5. 8 to 5. Baka Thursday po, balik po ako. Thursday. Okay. Kasi para may ini-schedule kasi namin dyan. Apo. Oh. May ako sa istorbo yung isang nag-meeting sila. Sir, sino po yung pwede ko kasama mo dito? Buti nga, nagtambay lang ako dito. Dapat wala na kami, 5. Ayun. Ano oras mo ba? Ayun, wag ko. Single na. Oh, over 10. So, Fresh Albert ng ano, HOA. Okay. Apo, thank you. Ah, sige. Balik po ko. At sige. Balik po ko ng ano. Okay, okay guys. Ano tayo? Balik tayo with request letter. Ayun o. Kabata na. Diba? So, yun lang ang goal natin. At maraming churches daw, pero yun, malaman natin. May approval pa ng ating pastor. Diba? So, ako na sort of for today. Nabalik na kami. At ipabalitan namin itong mga nangyari sa amin ngayon. Okay? Hello! Pa natin ulit. So, ayan. Balik na kami ngayon. At balik kami sa sunod na araw para magpadala ng request letter. Ibablog ko rin yun para makasabay din kayo makasunod. So, dito ko tapusin yung vlog. At babalik na kami sa church. See you na lang siguro susunod pang mga videos natin. Bye-bye. Thank you, guys. Don't forget to like, share, and subscribe, no, guys? Para mas umabot pa tong ating channel. Mag-grow pa, no? So, yun, guys. See you next time.